sama-sama tayong magiging sasaki! Mga kapuso, malakas na buhos ng ulan ang namerwisyo sa mga taga-Metro Manila ngayong gabi dahil sa localized thunderstorms. Sa EDSA po, nagdulot ito na mabigat na daloy ng trapiko, partikula na sa South Baguio sa bandang Ortigas patungo Monumento. Malakas din ang ulan sa Timog Avenue Corner Scout Tobias sa Quezon City at sinamahan naman ng gulog at kidlat ang naranasang ulan sa Kabanatuan City na Beisiha. Posible pong maulit yan ngayong weekend at basa sa datos ng Metra Weather, may chance na ulan sa Metro Manila lalo na sa bandang hapon o gabi. At maliring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa bukas. Matitindi ang ulan sa Mindoro Provinces, Cordillera, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible maulit ang mapag-ulan sa Linggo at may malalakas na ulan sa Mimaropa, Panay Island at Caraga. Sa una pagkakataon, binuksan ang halos 30 volt ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Umaasa ang CIDG na mapapalakas ng mga na-recover na ebidensya ang kaso laban sa mga nasa likod ng illegal na Pogo. Saksi, si Oscar Oida. Matapos i-raid ang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga noong Hunyo, kasama sa nadiskubre ang mahigit 80 volt sa mga gusali ng Pogo Hub. Sa unang pagkakataon mula nang i-raid ang Pogo Hub, binuksan ang mga volt kanina. 29 ang nabuksan na, nakita ang mahigit 1 milyong cash. Gayon din ang mga gadget gaya ng cellphone at mga dokumento na kailangan pang suriin para matukoy kung para saan. Pwedeng yan din yung cellphone na ginamit na parang embudo ng mga pera, no? Yung kung saan centralized pumapasok yung mga naloloko nila, yung mga pera ng naloloko nila. At tapos, through a crypto wallet, doon nila wini-withdraw. Natagpuan din sa mga vault ang foreign passports. Yung bagong dating na ano na mga Pogo workers, ano, yan nila tinatago, ano, hinahawakan nila yung mga passport ng mga tao para hindi makapalag sa kanila. Paano ka makakalabas kung wala kang passports? Paano ka makakauwi sa bayan mo o sa bansa mo kung wala kang passport? We are hoping na mapalakas natin ang kaso laban sa mga perpetrators, kung sino ang mga naging incorporators and other officers of this illegal Pogo. Now, kung may mga further documents pa or evidence na makita natin, siguro madadagdagan pa yung kaso laban sa kanila. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mahigit 20,000 dayuhang Pogo worker ang mapapaalis ng bansa kasunod ng Pogo ban na idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung iba naman na mga legal workers doon sa mga legal na mga IGLs na dahan-dahang nagsasara, kung wala ko silang mga kaso, they will not be blacklisted. Pero as of now, ang mga nahuli lamang sa illegal ang na-blacklist so far. Sa batch ng mga pinadeport na Pogo worker kahapon, ayon sa PAOC, 27 Chinese citizen lang ang natuloy ang biyahe sa 33 nakatakdang ipadeport. Ang 6 kasi may hold departure order sa iba't ibang kasong kriminal. Halos 1,700 Pogo worker na ang naipadeport mula noong May 4, 2023. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Bistado ang online na bentahan ng marijuana vape sa Imus, Cavite. At sa Misamis Oriental, 7 ang arestado sa operasyon laban sa mga nagda-deliver ng droga sa Northern Mindanao. Saksi, si James Paolo Yap ng GMA Regional TV. Ito ang aktwal na pagsalakay ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang bahay sa Barangay Sihayon, Taguluan, Misamis Oriental, alas 4 ng umaga kanina. Isang search warrant operation ang ikinasa laban sa 4 na personalidad kabilang ang isang aktibong pulis. Ayon sa PIDEA Region 10, matagal na nilang minomonitor ang mga sospek dahil sa pagkakaugnay sa illegal na droga. Lumalabas doon na itong pulis and other personalities ay malaki ang involvement sa illegal na droga. Sir, nagde-deliver ng illegal na droga,
dito sa buong Northern Mindanao, no? Binabagsak sa Bukidnon, binabagsak sa Iligan. Huli sa operasyon ang 7 personalidad, ngunit nakatakas ang target na pulis. Nakuha mula sa mga sospek ang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Gayon din ang isang baril, mga bala at cash. Nasa kustodiya na ng PDEA 10 ang mga sospek na hindi pa nagbibigay ng pahayag. 2 drug sospek naman ang nahuli sa hiwalay na operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 sa Cagayan de Oro. Nasabat mula sa 2 ang hinihinalang shabu at cocaine na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Sa investigasyon ng pulisya, galing ang 2 sospek sa kalapit na probinsya at papunta sana sa Bukidnon para maghatid ng droga. Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang 2 sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Isang lalaki naman ang naaresto sa anti-drug operation sa Imus, Cavite. Nabawi mula sa sospek ang vape cartridge na naglalaman ng mga liquid marijuana, marijuana oil at ng high-grade marijuana kush na posibleng mula pa umano sa Thailand. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nagsisilbi umanong marijuana distribution hub ang bahay ng sospek. Hindi naman itinanggi ng sospek na sangkot siya sa illegal drug trade. Online daw ang mga ikinakasanyang transaksyon. Sa kabuuan, aabot sa mahigit kalahating milyong piso ang kontrabandong nakuha mula sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si James Bauliap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, pinatay ngayong hapon ang Vice Mayor ng South UPI, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, pinagbabari ang sasakyang lulan si Vice Mayor Roldan Benito. Patay rin ang isa sa kanyang security aide, habang sugatan at dinala sa ospital ang kanyang asawa, anak at isa pang bantay. Iniimbestigahan na ang pananambang at tinutugis ang mga tumakas na salarin. Pinainspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga gusali sa lungsod na 15 taon ang nakatayo o higit pa. Kasunod po yan ng malagim na sunog sa Binondo kung saan 11 ang nasawi. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Pasado 7 na umaga, isang sunog ang naganap sa Carvajal Street sa Binondo, Manila. Umabot ito sa second alarm hanggang sa madeklarang fire under control ng 9:31 ng umaga. Nang mapasok ng Bureau of Fire Protection ng lugar, doon na tumambad sa kanila ang 11 taong natrap sa loob ng gusali. Ito yung karinderya na sinasabing pinagmula ng sunog. Makikita nyo dito, nakalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon doon sa mga nakatira at nagtitinda malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Tapos, mabilis na kumalat ang poy, paakyat sa mas mataas na floor. At ayon sa Bureau of Fire Protection, yung 11 namatay, natagpuan sila sa second floor at sa mezzanine ng gusaling ito. Pinaniniwala ang sumabog ang LPG ng karinderya, bagay na bineberipika pa ng BFP. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Sabihin po yun, hindi po nakita, lumaki na po yung apoy, nasopokit na sila. Yung nasa mezzanine, sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nang makita namin. Wala po nakahiwalay sa kanila. Nagtaka na lang po ako bakit nagtakbuhan po yung sa tabi namin, sa kantin. Sabi ko, bakit ang nangyari? Pagtingin ko nga po, ang laki na ng apoy. Ngayon po, e-responde po sana ako, kukuha akong basahan para takpan yung LPG, huli na po. Mutik pa ako abutin ng putok. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimula nang ilabas ang mga nasunog na 11 ng mga biktima. Ilang kaanak at kaibigan ang napasugod sa lugar. Kabilang ang mister ng nasawing may-ari ng karinderya. Sa tindi na kanyang hinagpis, kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Kabilang din sa nasawi ang ilang border na nakatira sa taas ng karinderya. Dito sa third floor, so wala daw po talaga nakaligtas. Babae, lalaki po. Wala po silang kamag-anak dito, yung isa po kababayan ko yun. Mga border nga po nung karinderya yung mga karamihan sa nasawi at kasama rin po yung misis nung may-ari ng karinderya. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang dahilan ng sunog at kung merong paglabag ang naturang gusali. Exits as sufficient enough naman po, kaya po made of food pa rin yung kanilang mga hagdanan. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at mga exits. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.
Isusulong ngayon sa kamera ang panukala para maprotektahan ang mga driver na wala namang kasalanan sa mga aksidenteng kinasanggutan nila. At pinulsohan yan ni Tina Panganiban Perez sa Barangay Saksi Online. Kahit sinubukang pigilan, nag-counterflow sa skyway ang motorsiklong yan at tumama sa kasalubong na sasakyan. Tumilapon ang rider nito at nasawi kalaunan. Kahit nasa tamang direksyon ng AUV, nakulong ang driver nito habang iniimbestigahan ang kaso. Ang ganitong insidente ang dahilan ng paghahain sa kamera ng panukalang defensive driving bill. As somebody who has experienced that, sobrang unfair din, no? Na tayo nag-iingat tayo and yet people out there parang baliwala lang sa kanila yung safety nila tsaka ng ibang tao. Sa panukala pwedeng hindi madetine ang isang driver na masasangkot sa aksidente kung makapagsusumite siya ng ebidensya gaya ng CCTV o dashcam video na makapagpapatunay na hindi niya kasalanan ang aksidente. Tinanong namin tungkol dito ang mga Kapuso Online. Pabor ang isa dahil maraming driver daw ang nadadamay sa mga pasaway. Sabi ng isa pa, malaking abala raw sa driver kung madidetain siya kung may magpapakita naman ng aktwal na pangyayari na hindi niya kasalanan. Napapanahon ang panukala, sabi ng isa pa. Kapag naisabatas ito, mas magiging maingat daw ang mga motorista at pedestrian. Mas maigi kung ganun, kung mapapawalang sala, yung mga nadadamay lang managot yung dapat managot pa rin. Hindi naman lahat na nakabangga may kasalanan . Dapat ang ikulong doon yung kumounterflow, yung may kasalanan, di ba? Wala pang nakalagay sa panukala kung sino ang magdedesisyon kung idedetine ang driver. Pag-uusapan daw yan sa pagdinig ng kamera. Are you also considering giving like discretion to MMDA or PNP to decide on the spot kung makukulong o hindi yung involved sa aksidente? Well, very tricky kasi because not all vehicular accidents can be treated the same. For example, yung sa sinabi ninyo Mantina na may nag-counterflow, but what if the counterflow was an emergency? Suportado man ang One Rider Party List ang intensyon ng panukala, ipinunto nitong ang may kapangyarihang baguhin ang kasalukuyang sistema ay ang hudikatura. Ang opinion ko po, dapat yung Supreme Court po. Kasi sila po yung may rules of procedure. Wala pong power yung legislative to impose upon them kung ano po yung magiging procedure nila. Tanong din ng Automobile Association of the Philippines. Kailangan ba talaga ng bagong batas? Nababago sa patakarang piskalya at korte ang magdedesisyon kung ikukulong ang isang tao. Ngayon pa lang, tungkulin na anya ng pulisya na imbestigahan ang sangkot na pwede nilang hindi muna palayain sa limitadong panahon na hindi naman nangangahulugang kulong na. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.